Ibinunyag ngayon ni Pangulong Duterte na siya ang nagsabi kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na huwag tanggalin si Superintendent Marvin Marcos bilang hepe ng CIDG Region 8. Sa kabila yan, ang pagkakadawit ni Marcos sa kalakalan ng droga. Kwento na Pangulo, inutusan niya ang kanyang special assistant na si Bongo na tawagan si de la Rosa. Doon niya sinabihan ng PNP Chief na huwag alisin si Marcos. Nagsasagawa kasi siya ng investigasyon at pinapasubaybayan na rin ang mga kilos ni Marcos. Sa kanyang speech sa graduation ng PNP Highway Patrol Group sa Davao City, ipinagtanggol ng Pangulo si Go. Huwag kayong maniwala na si Bong ang tumawag, I'd like to make it public. Kaya ko sabi ko, as it is kayo dyan. Doon ko nalaman si Dulina malinis. Si Marcos may tama. Kaya huwag mong galawin kasi gusto kong tignan. Ngayon kung biglain mo, yung napuputol yung nag-build up ng kaso. So alam na natin even before Espinosa na wala siya sa unang listahan. Now narito sinabi na ni De La Rosa na hindi si Go ang sinabi niyang kumpare sa Malacanang. Itinanggi na rin ito mismo ni Go na itinuro kahapon ni Senadora Leila De Lima. Problema ng bayanin, but just keep it. We're okay. Sa panahon ko, we're okay. Walang korupsyon, walang abuso, at saka suportado kayo. Huwag kayong maniwala na si Bong ang tumawag yung para kay ano. Something, doon ko nalaman, I'd like to make it public. Kaya ko sabi ko, as it is kayo dyan. Doon ko nalaman si Dulina malinis. Si Marcos may tama. Huwag mong galawin kasi gusto kong tignan. Ngayon kung biglain mo, yung napuputol yung nag-build up ng kaso. So alam na natin even before Espinosa na wala siya sa unang listahan. So hindi totoo yung si Bongo ang tumawag. May kumausap kay ano, sino ba pasanginla natin? You have to blame somebody. Yung ate, ano na lang. Yung police na undersecretary. Si Koy, kay sige lang katawa. Si Koy yan. Koy, yung asyaw na. Wala man. You know, alam mo si yung chief ninyo, chief PNP. Pati yan. Whether or not you retained there or you are does not really matter. Prerogative ni Bato yan eh. Baski na sabi niya criminal yan. O, teka muna. Let the law take it on. O, tanggalin na kaya may napoprogram pa kami dito kung totoo ba o hindi. So, gano'n. Pati second is wag lumural yung tao. Yung ibang polis, ni Manila nalaman na we're doing the investigative work. Tapos, hindi mo ma-announce. So, you do that, it will create a ripple in the entire country. Hindi ko masabi sa inyo, relax lang kayo kati ganito. We were really building the case. Doon yun na, malinis. Per hour, hindi naman ako. Inutusan ko mga DILG na hindi na military or police. DILG na ako nagsabi kayo ang hindi yung totoo si wala may rang ino. Hindi kayo ka nakatapos ng RTC siguro yan. Ako, walang PMT, walang RTC. Ano mong ginawa ako? Sabi ko, paano ba ma-exempt? Ganon, ganon, ganon. Tapos, physical disability. Sabi ko, ano pa? So, TB, yung mga ganong sakit, paano ito? Tapos may kasama ko sa dormitoryo, punta tayo sa Lazaro. Ngayon natin, magbayad tayo ng tao, ipagamit yung hawak-hawak niya tinpit, ilagay yon sa X-ray, Rodrigo Duterte. Bayaran mo siya, magpila siya, magkulbot ka ko sa masakit doon yun. Bukol na balik ka lang bukas, pero ang pangalo mo, Rodrigo Duterte. So, na-schedule siya pagka alas 4. Pagka umaga, wala na. Wala ka na yung makita. Clear na yun. Balik ako doon sa Aguinaldo. Sabi ko, sir,
Itong ano, sir. Anong sakit mo? Sa lungs. Tingin niya. Bata, umalis ka na, umalis. Iwan mo na ito. Butang ina, utis yung matag sa'yo, alas 4, buang. Let's see. Sige, tanggap ang mag... ng MP. Tang ina kang MP ako, barilin kita dyan, may po sigaw-sigawan. Ah, naka-imbinto ko. Mag-graduate nila, makapasok sa law school. Ewan may... Kaya ako talaga wala akong ranggo. Kaya ako hindi marunong mag-drama-drama. Huwag mo yung ranggo. Pareho sa NPA. Isog pa. Pagkagunay ka na arma, isog pas manatad. Thank you. President Duterte has come to the defense of his longtime aide and now special assistant to the president, Bongo. Contrary to what Senator Laila De Lima has claimed, the president said Go did not call PNP Chief Bato de la Rosa to order the reinstatement of Superintendent Marvin Marcos as chief of PNP CIDG Region 8. Here is the president in his own words. Huwag kayong maniwala na si Bong ang tumawag yung para kay ano. President Duterte says he was the one who called the PNP chief to order Marcos's reinstatement. He says an investigation on Marcos's alleged involvement in the illegal drug trade is ongoing. He adds he believes allegations against Marcos are true. I'd like to make it public. Kaya ko sabi ko, as it is kayo dyan. Doon ko nalaman si Dulina malinis. Si Marcos may tama. Kaya huwag mong galawin kasi gusto kong tignan. Ngayon kung biglain mo, yung napuputol yung nag-build up ng kaso, whether or not you are retained there or you are, does not really matter. Prerogative ni Bato yan eh. Baski nasabihin niya, kriminal yan. O, teka muna. Let the law take it on. Tanggalin na, kaya na may napuprogram pa kami dito kung totoo ba o hindi. Pinsala ang iniwan ng grupong Maute sa butig sa Lanao del Sur matapos silang maitaboy ng militar. Nag-iwan din sila ng banta na pupugutan nila ang mga sundalo at pati rin si Pangulong Duterte. Ang tugon ng AFP, tinutukan ni Chino Gason. Matinding pinsala ang iniwan ng ilang araw na bakbakan sa bayan ng butig dito sa Lanao del Sur. Tantad ng tama ng bala ang mga pader. Sunog ng ilang bahay. Matapos ang ilang araw na bakbakan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Maute Group, isa sa pinakamatinding napinsalang gusali sa bayan ng Butig ang paaralang ito. At ang tanong, ilang linggo pa kaya o di kaya buwan bago marinig muli ang masasayang tinig ng mag-aaral dito. Pero ang malaking bahagi ng Butig National High School hindi na magagamit pa. Ang mga estudyante at maging mga residente hindi pa raw pinababalik ng militar dahil sa mga nagkalat pang pampasabog sa poblasyon ng bayan. We still have to redo yung pag-scan namin ng lugar doon. We want to be safe. Gusto mo pumasok? Oo. Oh. Mabalik ka doon sa siramong ano? Mabalik ka ba doon sa siramong ano? Sirang paralan? Hindi ko alam kung babalik kami doon. Ang iba pang nabagsakan ng bomba, tuluyan ng gumuho. Bakas ang lakas ng pagsabog sa mga pader ng gusaling ito na nayupi sa lakas ng shockwave. Ang moske ng bayan may malaking butas at tantad ng bala. Hindi naging madali sa mga sundalo ang pagtaboy sa Maute dahil sa mga tunnel, foxhole at sniper positions ng grupo. Mahigit isang linggong bakbakan ang nangyari. Pero ngayon, nakataas na ang watawat ng Pilipinas sa lumang munsipyo na dating kinabitan ng ISIS flag. Ilang sundalo ang nagtayo ng watawat matapos maitaboy ang Maute Group noong Miyerkules ng umaga. Kapansin-pansin din dito na hindi na Maute ang tawag ng mga residente sa grupong kumubkob dito ng ilang araw. Nakapunta doon ngayon, nandun yung mga ISIS. Sabi nila na, halis kayo dito, madumay kayo sa gira. Yung mga army na sabi nila na hindi kayo makapunta doon ngayon, marami ang mga main doon. Mga main, bomba. Bomba.
Ilan sa iniwang babala ng Maute sa paaralan ang bantang pugutan ng ulo di lamang ang mga sundalo kundi si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing handa siyang makipag-usap sa grupo. Tugon ng militar sa bantang ito. Kung sa kanilang pag-iisip ay kaya nila ang ating hukbo, nagkakamali po kayo. May hangganan po lahat. Huwag niyo pong binibiro ang ating armed forces dahil sa mga bagay na ito, nakita niyo naman po ang level ng professionalism ng ating kasundaluhan. Gagawin at gagawin namin ang nararapat. Tuloy ang pagtugis sa Maute Group at nakikipag-coordinate na ang militar sa mga puwersa ng MILF na maaring pagsukuban.